isang gabi nakapag-decide ako, naku, bigyan ko na nga to ng attention. Let's just try. Try ko lang. Pero wala talaga akong interest, guys. Walang spark, walang chemistry, walang interest. Kasi syempre, sa Facebook pa lang naman. Pero kahit na tumatawag online or nagme-message, ganyan, voice messages, wala talaga. Parang for me lang, para lang may makausap. Ganon, masabihan ka lang kung anong nangyari sa araw mo or makwentuhan mo lang. Kasi that time, nagchichika-chika na kami. Wala naman akong masyado talagang kaibigan pa during that time. So anyway, ganon na nga ang nangyari. Ngayon, nung nag-uusap-usap na kami, guys, way 2017, nag-iipon na ako during that time para mag-travel sa Uganda. Bakit ko gustong mag-travel sa Uganda? Kasi ang lolo ni Cahill, which is tatay nung ex ko, bigla siyang namatay siya ng bigla. Hindi niya nakilala talaga si Cahill. At isa sa prayers nung lolo ni Cahill ay ma-meet niya si Cahill sa kanyang life, sa lifetime niya. Eh, hindi nga, guys, kasi biglang namatay. So sa isip-isip ko, let this be my goal na hindi mangyari ito ulit sa lola ni Cahill or sa nanay ng ex ko. So nag-iipon ako during that time, the whole period of 2016-17. Nag-iipon ako para sure na ma-travel ko si Cahill sa Uganda. And malayo, guys, sobrang ang mahal. So medyo katagalang ipon na yon, nagbibenta-benta pa ako that time. Ngayon, nung sinabi ko na, nakwento ko dito sa lolo, bagong lolo nyo na nagme-message sa akin, sabi ko sa kanya, sabi niya, anong plano niyo this year? Sabi ko sa kanya, gusto kong mag-travel ng Uganda. Kasi si Cahill, gusto kong makilala niya yung family niya dyan. Tsaka matanda na din yung lola niya. Ayoko naman na mamatay yung lola niya na hindi naman makilala si Cahill. Kasi wala talaga ding plano yung tatay ni Cahill eh. Parang hindi ko alam kung anong plano niya. So, plinano ko na. Wala na akong pakialam kung anong plano niya. So, sabi ko, it's okay. Magiging travel destination na rin namin yung Uganda. Makakapag-game drive kami and all. Ngayon, etong lolo niyo, nag-initiate siya. Sabi niya, ituloy niyo na lang kaya this December 2017. Ayun na. Sabi ko sa kanya, perfect yun kasi meron kaming isang buwan na bakasyon. Perfect yung December 2017. Di sabi ko, sige, magplano tayo. Tapos magkikita din kami noon for the first time. Medyo okay na kami noon. Though hindi ko talaga masasabi na there's a chemistry nga. Kasi hindi pa siguro ako nakapag-move on that time. So, ayun na, 2017, nagplano na kami, natuloy nga yung trip namin ng 2017. Siya yung sumundo sa airport. Naalala niyo, kwento ko to sa inyo during sa kain-kain natin na kwento-kwento, kainang kwento-kwento na about doon sa pagdating ko sa airport. So, hindi ko na i-focus doon ha. So, nag-meet nga kami ng 2017, dumating kami sa airport at talagang inasikaso kami ng bongga. Okay, inasikaso kami ng bongga netong si Hassan. Ito na yung asawa ko ngayon. Inasikaso niya kami ng bongga pagdating namin. Talagang minake sure niya na lahat ng goals ko on that year, which is for Cahill to meet his whole family, especially yung lola niya, ay matupad. Ginawa talaga ni Hassan. Pinuntahan kasi malayo sa syudad, di kailangang mag-travel ng mga 2 oras. So, dinala namin si Cahill doon. Nag-spend time sila together sa family niya. Sobrang, sobrang tuwa naman din nila, guys, na ma-meet nila si Cahill. So, I felt complete during that time. Sabi ko, at least may nangyaring worth it this year. Okay? So, binigay ko na sa inyo yung details ng December 2017 na travel namin. Ngayon, during that 1 month na magkasama kami ni Hassan, ang dami ko pa talagang nalaman, guys. Ang dami-dami ko pa talagang nalaman. Kasi, during that time, marami ng mga question and answer, saan ka nag-aral, ano yung history mo. Sinasabi, kinakwentuhan ako ni Hassan ng history niya, ng buhay niya, ng pamilya niya. Lumaki siyang mag-isa, wala na siyang nanay, wala na siyang tatay, palipat-lipat na siya ng bahay. And then, habang nagkikwento si Hassan, that time, habang nagkikwento siya, guys, biglang may nag-flashback sa lolang tindera niyo. Ngayon, okay. Fine. Nag-flashback. Sabi ko, okay, wait lang. Kailangan nating mag-stop and think. Okay? Nung ilang beses siya nagkikwento ng kanyang history, tapos naalala ko ulit yung pangalan kasi hindi ko naman talaga alam yung pangalan. Hindi naging familiar yung pangalan niya. Pero nung nag-start siya magkwento ng history niya, doon ako simulang natigilan. Guys, bakit ako natigilan? Ito, i-explain ko sa inyo. Makinig kayong mabuti.
nung magkasama pa kami ng ex ko, dahil ako ay mahilig talaga magbenta-benta at mag-business, yung ex ko ay parang na-frustrate din siyang mag-business. Gusto niya rin mag-business. Ang problema, minsan kasi pag gusto mong mag-business pero wala talaga sa'yo, iniisip mo, wala kang confident, ayaw mo nang, wala kang confidence, ayaw mo nang mag-risk, kulang yung capital mo. So, minsan nag-look up ka sa isang tao for advice and for a role model, ganyan. Nung magkasama pa kami ng tatay ni Cahil, lagi siyang may binabanggit sa akin na kapatid niya, na tinuturing niyang kapatid, or tinuturing niyang best friend, or kapatid, or pakapamilya. May binabanggit sa akin, naalala ko talaga guys, parang nag-i-impacte ako noon ng Victoria's Secret. Tapos, may binabanggit sa akin yung tatay ni Cahil habang nag-i-impacte ako. Pero hindi ako nagbibigay ng attention kasi I don't care na as long as I have you, I have Cahil, I have my money, I am selling. Yun lang yung pakialam ko that time. So, sabi ko nga, wait lang. May minention ang tatay ni Cahil sa akin that time. Sabi ng tatay ni Cahil sa akin ganito, uy, may ano, mayroon akong parang kapatid, kapamilya sa Uganda na sobrang galing mag-business, sobrang talino sa business. Ganun yung laging sinasabi sa akin ng tatay ni Cahil. Parang mga 3-4 na beses niyang na-mention sa akin yun in a span na magkasama kami. Ang galing talaga nitong mag-business, ang talino, kasama ko to, sabay kaming lumaki, para ko ng kapatid, ganyan. Guys, nawerla ang inyong lolang tindera. Guys, doon ko pala naalala na ito palang lalaking to. Sabi ko sa kanya, ikaw ba yung sinasabi sa akin ng ex ko na magaling mag-business at kasabayan niyang lumaki at parang kapatid niya na? Guys, natauhan din yung asawa ko, natauhan si Hasan kasi parang ayaw niyang pumunta sa part na yon ng buhay niya kasi ayaw niya na maisip ng lolang tindera niyo na magkatulad sila dahil magkaibigan sila at magkababata sila at sobrang close nilang dalawa, sabay silang lumaki at halos hindi na yan sila magkahiwalay. So dun niya minention sa akin ang lahat na oo, na sabay kaming lumaki, inampun nila ako, pinatira nila ako sa bahay nila, kaya naging mag-best friend kami, ganyan. So magkasama talaga sila. Alam niyo ba guys na itong si Hasan, itong asawa ko ngayon, siya pa talaga ang naghatid sa airport nung unang umalis yung tatay ni Cahil sa bansang Uganda. Ganun sila ka-close. Okay guys, alam ko nakaka-whirla to. Alam ko marami sa inyo yung shakabu, shakaba ngayon. Shook ka ba? Shook ba ako? Shook tayong lahat. Alright guys. Oh my gosh, totoo ba to? Ha? Totoo ba to? Seryoso ba to? Dinidate ko at kasama ko ngayon at talaga pang kinoconsider ko yung idea na magsasama kami nitong kababata, best friend ng tatay ng anak ko. Seryoso ba to? Alam niyo yun guys, sobra talaga akong nag-explode talaga yung utak ko that time. Kasi natigilan ako eh, hindi ko talaga siya na-confirm until such time na marami akong narinig na mga history at mga storya ng pagkabata ni Hasan. So napansin ni Hasan na sobra talaga akong natahimik kasi automatically ganun ang naisip ko eh, ala, magkaibigan pala kayo, abay, ganun din ang gagawin mo, paglalaruan mo lang ako, katulad ka din niya, kasi ganito ganyan, kasi syempre, hindi pa naman ako ganun ka mature during that time. So, edi iniwan ko na yung thought, naging tahimik na ako for the rest of the trip, pinapakinggan ko na lang siya, pero sa utak-utak ko, anong gagawin ko, ganun. So, ganyan na nga, So, ganun na nga guys, umalis na kami ng Uganda, bumalik na kami ulit ng Thailand, kasi bakasyon lang yun ng isang buwan eh.